Pagkatapos naming bumisita sa Baguio Cathedral, ay pinasyalan naman namin ang isa pa sa popular na lugar sa Baguio. At ito ay ang The Mansion. The mansion is located on the eastern part of the city along the Leonard Wood Road and right across from the right part. It was built in 1908 for U.S. Governor Generals and was destroyed in 1945 during the Battle of the Liberation of the Philippines. Isinaayos muli ng gobyerno ng Pilipinas ang The Mansion noong 1947. At simula noon, ito na ang naging opisyal na tuluyan ng mga nagiging presidente ng Pilipinas sa tuwing sila'y nasa Baguio City. Nasa aming likuran ng aking sisi, ang aking mansion. Wow! The mansion! Joke wow. lang mga kabiyahero, dahil pag ang ating presidente o ang kasalukuyang presidente natin sa Pilipinas ay aakyat ng Baguio at magbabakasyon, ito ang kanyang official residence. At ito ang The Mansion. Ayan, kung mapapansin nyo naman, ang ganda-ganda ng gate. Dahil ito raw ay nagsisilbi nga replika ng Buckingham Palace sa England. O, diba? Ayan. Siguro ang tibay-tibay niya. Oo naman, dahil matagal na itong ginawa. Diba? Oo. Matagal na siguro talaga siya. Makikita naman natin sa... makikita niyo sa aming likuran, diba? Ang sobrang tayog ng gate. Kaya, mga kabiyahero, tara din! Pasukin natin! Sa susunod niyong makikita ay kami ng dalawa ni Francine. Nakaupo dyan mismo. Tama. Kaya antabayanan niyo yan. Di ba? Chika lang. Siyempre mga kabiyahero, pag kayo ay aakyat at papasyal dito sa Baguio, huwag na huwag niyong kaligtaang pumasyal dito sa... Right Park! Dahil isa ito sa pinakamagandang pasyalan na across lang ng The Mansion. Tama. Ay, yung mga bata ron, tawag ito ay Right Park. Dahil marami nung pwedeng sakyang kabayo dyan. Well, so ano pa inaantay natin? Tingnan natin. Tara, let's samahan nyo kaming mamasyal sa Right Park. Bye. Namang masaya ang mamamasyal sa City of Pines o ang kinagurian nilang Summer Capital of the Philippines, ang Baguio. Bukod sa masasarap na kainan, iba't ibang bilihin, malamig na klima ng panahon ay sadyang kaaya-aya ang likas na kagandahan nito. Kaya mga kabiyahero, sa susunod na linggo, ihanda na ang inyong panlamig at lilibutin na natin ang iba't ibang pasyalan sa Baguio.